Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Tokis ni Pidol. Mga kababayan, ito po yung ating breaking news, no? International news po ito, kapapasok lang na balita dito po sa bansang Amerika. At nakarating na rin po ito sa ating bansa kasi ito po ang laman ng Philstar Global. Dito po, no? Kakabigla po ito. Trump indicted. First U.S. President to face criminal charges. Ayun po, yung grand jury po. They voted, no, na siya po ay humarap sa criminal charges. This is the first time in history, no? A New York grand jury on Thursday indicted Donald Trump over hush money payments made to a porn star. Doon po sa mga nakakaalam nito, yung background nito, kasi meron pong isang porn star na lumabas, no, at sinabi nga na binigyan po siya ng pera ni President Donald Trump. I don't know, whatever service na ginawa niya kay former president. Yun, lumabas po yun at patunay, nagpatotoo na yung porn star nga na yun ay nakatanggap ng pera kay former President Trump, making him the first ever serving or former U.S. president to face criminal charges. The historic indictment of the 76-year-old Republican who denies all wrongdoing in connection with the payments made ahead of the 2016 election that sent him to the White House is certain to upend the current presidential race in which Trump hopes to regain office. Kasi po, gusto ulit tumakbo ni former President Trump sa this coming election next year, 2024. Yun nga lang, medyo mahirapan siya kasi mabigat din yung kalaban niya sa Republican, no? Kasi ang nangyari dyan, Republican muna, and then the Republicans will vote who will they send as their primary candidate for president. Ganun po yan. So, he's hoping, kaso dumating itong indictment, eh, delikado to. And it will forever mark the legacy of the former leader who survived two impeachments and have kept prosecutors at bay over everything from the U.S. Capitol riot to missing classified files, only to land in court over a sex scandal involving Stormy Daniels. O yan. O, dun sa mga kalalakihan, isearch nyo na yan. Sino yan? A 44-year-old adult movie actress. Prosecutor in Manhattan will likely ask Trump to surrender and face arraignment with the felony charges against him to be revealed at that hearing, according to the New York Times, which cited four people with knowledge of the matter. Trump slammed the indictment as political persecution and election interference. Siyempre, yun naman ang sasabihin niya. And vowed it will backfire on his successor, Joe Biden. While the former president's son, Eric, assailed the opportunistic targeting of a political opponent. An attorney for Daniels, meanwhile, welcomed the news and proved that no one is above the law. So yung mga nakakasubaybay po kasi dito kay former President Trump, eh, nais din nilang siluhin to, eh. Yung talagang hulihin. Kasi yung nangyari pong takeover sa Capitol na sinasabi nila, chela la 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 la, ayaw natin i-preempt yun. Basta kasi iniimbestigahan po yun ng Senado. No? So, hanapin nyo na lang yung mga sequence of events na talagang gustong siluhin si former President Donald Trump. At eto na nga po, no? Nasilo siya about sa isang porn star. Ikaw naman kasi, dahi-dahi naman dyan eh. Eto po, possible protest. Eto na nga po, dapat ito eh, yung mga supporters po ni former President Donald Trump, eh talagang nag-abang po yan. Actually, last week pa yan. Last week pa yan eh, I think late last week, talagang naka-abang po yung mga panatiko ni Donald Trump. Talagang nag-ano sila, nag-assemble sila. Pero po, ang ginawa, mautak din ang itong mga grand jury. Pinospone yung indictment. Yung labas po ng resulta kasi nakita nila, nagbibuild up na yung mga followers ni Trump. Baka mangyari na naman yung nangyaring riot noon. Kaya siguro may nag-advise, huwag nyo munang ilabas yan. Antay natin mag-die down, mag-settle down. And then, today nga, no,
ano ngayon, Thursday, they were caught by surprise. Wala yung mga protesters. O ngayon, ito daw, possible protest. On March 18, ayan, Trump had declared he expected to be arrested within days over the payment to Daniels, who received $130,000. Ang laki niya. Magkano yan, mga kasweet? 130,000 sa pesos, no? More than half a million, no? Mga kababayan. Ako, nagluluha ako, mga kabababayan. Nagluluha talagang mata ko. Nako, delikado to, ah. $130,000 times 5 is about 650,000 pesos. So, more than half a million. In predicting his indictment, Trump had issued a call for demonstration and dark warnings that it could lead to potential death and destruction that could be catastrophic for our country. Yung po yung panawagan daw niya. His statement set New York on edge for possible protests, but the prospect of a quick indictment had receded. Oh, nawala daw, wala. Receded eh. Wala. No? As the grand jury panel convened to weigh possible charges against Trump, continued to hear witnesses until Thursday, until nga ngayon. So ngayon, nilabas nila yung decision, oh, sapul ka. May criminal charges ka, indicted ka. Oh, marap ka ngayon sa ano nila. Nako, delikado to. Ayan na po. Nako, yung mga Trumpatics dyan. Nako, maglalabasan na yan. Eto po, Republican frontrunner. Trump, who is seen to be the frontrunner to the Republican nominee in the 2024 election, has branded all of the investigation witch hunts and political persecution. Oh, so witch hunt lang daw yan. Kasi nga gustong-gusto siyang siluhin. Kaya nga po mga kababayan, no, ayan po ang opinion ni President, former President Donald Trump. Witch hunt and political persecutions. Pero sa tingin po ng iba, nararapat lamang na siya po ay ma-indict sa mga kanyang mga very harsh, no, walang pakundangang mga pananalita na kung saan nakakasakit na po siya ng damdamin. Minsan nagtitrigger yung kanyang salita ng mga hate crimes. Yung po yun, no? Kaya nga sabi nila, yung iba eh, kaya daw dumami ang hate crimes dito, no? Dahil nga po na-trigger. Kasi merong isang presidente daw dati tulad ni former President Donald Trump na he become a gasoline, no, doon sa apoy na yun. Kaya ang daming hate crime, no, parang yung mga tulad na naman nung parang panahon ng segregation, ganun, no. So mahirap nga naman yun that we are living in a 22nd century na dapat wala na yung ganyan. Dapat malawak na ang pag-iisip natin. Yun lang po, kasi marami pong talaga na yung iba na talagang makitid ang utak na na-indoctrinate pa nung mga panahon nung, alam nyo na, yung panahon na yung may mga kulay-kulay pa, na bawal ang ganitong color, kami lang andito, kami lang ang malakas, no? So yun po yung na-triggered nung mga panahon niya na we have this president na ganito, paniniwalaan namin ang sasabihin niya. Kaya dapat kami lang ang malakas. Yung po eh. Kaya lumabas yun. No? Dumami ang mga hate crime. Lalong-lalo na sa mga Asian. So, tingnan natin kung anong mangyayari dito. Indicted po siya. No? He needs to face the criminal charges against, hindi po ito doon nangyari sa riot, hindi sa hate crime, kundi against hush payment made to a porn star. Ayan, kaya kayo sa mga kadalakihan, kung curious kayo kung sino yung porn star na yun, nandyan na po yung Stormy Daniels. Siya po yun na tumanggap daw, no, binayaran daw po siya ni Donald Trump ng $130,000 as payment. Who receive? O, sabi dito, payments to Daniels. Okay, no? Kasabik-sabik ito. Abangan po natin ang mga susunod na mga kaganapan. Baka yun nga, possible protest ng mga supporters niya. Okay, kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below. Don't forget to like and share. And I hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.